Nadagdagan pa ang 1,500 nakita sa pamamasada ni Randy dahil sa rollback sa diesel ngayon Linggo. Umaasa siyang lalo pang bababa ang presyo ng diesel para umabot ng 2,000 pesos ang kita sa buong araw ng pasada. Sasipag talaga yan. Kasi yung tatlong ikot ko dati, ngayon ginagawang apat para ma-extra. Kaso lang sa pagod nga lang. Ang manggagawang si Jojo, iba naman ang diskarte dahil hindi naman kalakihan na naging rollback sa gasolina. Pag Tomas, maghanap pa rin ako ng Bush or ano, Uno. Kasi mas, kahit ano, mas mababa pa rin sila. Kasi compare mo sa Caltex, Petron or ano, Shell. Kahit may pag-aalala sa global recession o yung paghina ng mga ekonomiya, patuloy na tumataas ang presyo ng imported na petrolyo sa world market. Batay sa unang apat na araw ng trading, mukhang may oil price hike sa diesel at gasolina sa susunod na linggo dito sa Pilipinas. Pero umaasang di yung inakumambyo ang trend ngayong huling araw ng trading. Maari pa rin pong magbago dahil hindi pa po tapos ang ikalimang araw ng trading ngayong Friday po. So hopefully makabawas man lang kung increase man siya or makadagdag sa rollback kung rollback man siya. Paliwanag naman ng isang independent oil player, mukhang malabo ang rollback sa susunod na linggo. Nakikita po namin na mukhang tataas pa rin po ano, yung trading for the day ng box no, for both products. Less than 1 peso naman, ano, especially now na nakita natin na for the week, ang laki talaga na in-appreciate ng peso. So malaki na itulong yun dun sa pag-temper ng possible increase. Samantala, kinumpirma ng National Grid na tama ang inilabas na projection ng gobyerno na tadtad ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente ang pitong buwan ng 2023. Pero hindi umano ito ang worst case scenario. May panahon na umaabot hanggang 4,000 ang mawawala sa sistema. At pag ganun kalaki, yun ang mararamdaman talaga natin ng epekto sa sistema. So again, yung pinakita ng Department of Energy, consistent yan dun sa isa sa mga senaryong pinag-aralan ni NGCP. Pero again, no, gusto lang namin linawin na maraming maaaring maging ibang contingency na makapagbago dito sa projection na to. Wala nang panahon para magtayo ng sangkaterbang planta para madagdagan ang supply, kaya ang NGCP sumali na rin sa panawagang magtipid ang mga consumers. Pag tayo sabay-sabay gumawa ng maliliit na bagay para lang mabawasan yung konsumo ng kuryente, malaking ring malaking impact rin yan sa overall power situation. Magiging issue rin sa mga consumers ang presyo dahil kapag konti ang supply, magmamahal din ang bentahan nito sa merkado na magpapalobo sa bayarin sa kuryente. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.